Paano babayaran yung utang, sir? Kaya nga ako may utang kasi wala na akong pera. That's the logic. True. But it is still our responsibility, obligation, and duty to pay that person back. Why? That money is not yours to begin with. Yung pera na pinahiram sa'yo, pwede sana niya gamitin sa ibang bagay. Pero nag-decide siya na ipautang sa imuha, kinaluoy siya. Niya, dili ni mo bayaran. That's why, sir, wala man siya naningil. Hindi, kung wala naningil. This is the process that we need to go through. Stage 1, accept. You need to accept the fact na nahihirapan ka sa pera and meron kang utang. Karami itong linya na pag-utang, malipay. Inig maningil na, mulikay. Tinuod di anak. Kinsa dere ang naka-experience na kamo ang nagpautang. Our relationship with that particular person will be weird na afterwards. Labaw na kung wa pa kagibayaran. Kung gibayaran ka, dali lang. Pero kung wala pa, every time you have a meeting with that person, pag once mag-post siya sa Facebook, hashtag blessed. Ang thinking mo, wow, hashtag blessed, napagani kay utang na ako. Ang next step, Hana, is dapat negotiate. May utang ako kay Paolo, 5,000. Example lang, ha? So, I'm going to negotiate with him. Pao, dili na ako kaya bayaran 5,000 one time. Pero, willing kumubayad sa imo, ha? Okay lang ba sa imo, ha? 1,000 pesos for the next 5 months. Tapos, mahala si Paolo, okay lang. Buutan siya. Pero, what if mahala si Paolo, bay, kailangan mag-una akong kwarta, so ani na lang. Himo na lang itong 1,000 for the next 6 months. Sa ato pa, ang 5,000 mo na utang na himong 6,000. Na interest na 1,000. Ikaw, okay na lang. At least, naakay na ibayaran gyapon mo siya. Because here's the thing, the creditor always has the leverage over you the moment you have debts. Pwede ka mo hangyo, pero ang last say, na sila. Pag once nag-negotiate na mo, nagsabot na ka, pao, 1,000 per month ha, for the next 6 months. Then the third step is you need to pay. Ito yung hindi ginagawa ng mga tao. Naghangyo na ko, nisugot na si Paolo, unya, pag abot ng next month, nawala. Wala kay word of honor. Ikaw na gani ang nihangyo, kitagaan na kag higayon na ni-okay siya, then dapat bayaran ni mo siya. Now here's another tip kung pwede lang. In order for you to pay it your debts off faster, you can also increase your income. This is the recommendation. But sometimes kasi sa atin, wala na tayong time and energy. Now, let's say, for example, you're working 10 to 12 hours every day. You go home, you spend time with your family. You really don't have the luxury of time to think about how to increase your income anymore. That's some realities natin, di ba? So if that's the case, sige, we understand that because you also had to spend time with your family. Pero kung kaya ni mo, you can increase your income. Why? Let's say you can increase your income by 5,000 pesos per month. Example lang. When you're done paying off your debts, that 5,000 pesos extra will be your savings na.